Akong Diyos mo, Mario. Ako! Kilalanin mo kung mabuti. Akong Diyos mo! Oh, andyan pala kayo. Ayun sa salita. LG! Someday I know that life will get better. Someday the pain will overcome. Don't be afraid that you might fail. Just keep on going. Siya lang naman yung isa na may pinakamagandang mukha sa Pilipinas na artista na ang sinapit ay makakahindi. Kilalanin natin si Julie Pearl Apostol Postigo, kilala sa kanyang stage name na Julie Vega, isang Pilipina actress, singer, and commercial model. Siya ay isa sa mga pinakasikat noong panahon ng 1980s. Nagawaran siya ng 2 FAMAS Award for Best Child Actress sa edad na 16. Samahan niyo kung balikan natin ang taong 1980s. Balikan natin ang buhay ni Julie Vega. Kilala siya bilang isang original na Annalisa. Kilala rin siya bilang si Angelita mula sa pelikula niyang Ang Mga Mata ni Angelita. Isang mahusay na artista noong araw at marami rin siyang nakasamang mga dekalidad na artista at mga kilalang artista noon. Tulad nila FPJ, Dolphy, Chiquito. Kung di niyo man kilala yon, malas niyo. Teka! Gaano ba kaganda yung pinakamagandang artista na yan? So, malaman? Tara, ito lang naman siya. Not a big deal. Tignan ang mukha niya, eh. Parang siyang birhen talaga. Birheng Maria. Yun yung madalas na tinatawag sa kanya ng panahon ng kasikatan. Actually ako, hindi ko talaga siya naabutan. Siguro nasa edad 10 years ang tanda sa akin ni Julie Vega. At nakukonfuse pa ako kasi ni Julie Vega at saka si Julie De Vega. Kasi during those times, meron din Julie De Vega. Which is, Julie Vega is the actress while Julie De Vega is the marathon winner. Track and field champion. Ganda ng mukha niya. Napapanood ko lang siya noon sa TV saka yung mga pelikula niya. Wala ko napanood na pelikula niya sa Sinan. Kasi nga, bata pa. Kasi pa akong bata pa sa Sinan yung mukha na ko na. So yung mga pelikula niya at galing sa Sinan na pinapalabas sa TV, tunin ko lang siya nakikita. Saka yung mga TV show, yes, niya. Pero ang daming nagpapag-impact na rin sa ganda ng mukha ni Julie Vega. May boses pa siya. Sangkab. Eh, biwaw. Finish na. Yung pagmamasdam mo yung mukha niya, grabe, napaka-perfect. Napaka-perfect yung pagkakagawa ng mukha niya. Napaka-ganda ng pagkakagawa sa kanya ni Dad.
believe this song was from her movie Dear Mama or To Mama with Love. Hindi ako to, pero alam ko Dear Mama to. Kasama rin siya sa pelikula. Hindi ko alam kung pelikula siya. I'm not sure. Kung pelikula ba yung mga Basang City or it's a telesterya sa TV. Telesterya sa TV, kilala siya bilang The Soap Opera Queen. Kasama niya dito yata si Cheryl Cruz with Denise de Belen and siya yung pinakamatangkat ni Vega. I don't know kung sino yung kita, pero ayon sa write-ups, ang pangalan daw is KK. Wala eh, wala. Walang maihahan tulad yung kasikatan ni Julie Vega sa panahon niya, sa panahon ngayon. Diyan naman tayo sa mga interview niya. This is Kuya Germs. Ganda niya, no? Grabe. Noong panahon ng 1980s, ganyan sila mag-promote ng movie, tapos yan yung tinatawag ng mga pictures from the movie itself. Tapos sa sinihan, nakalabas yan. May isang parang malaking frame na may mga pictures na kuha from the movie. At tapos nakasalan siya yun doon sa latera na yun for viewing ng mga taong manonood sa movie. Ito yung sinasabi nilang last birthday na sinelebrate ni Billy Vega sa isang TV program. Diba? Ibang klase yung dating or yung impact ni Julio Vega, hindi lang pang matanda or pang lalaki, pati mga bata and matatanda, all ages actually ang maraming humahanga sa kanya, maraming humahanga sa kanya at all ages. O diba, nawala niya sa eksena. Yun. Naisipan ding baguhin. Ay, may umabol pa na bata. May umabol pa na mga bata. Di ba may humor din siya kasi. Uy! Dad and mom was watching right now. Francis M. in the house. Thank you, Francis. Kasama mo siya sa workshop. Mga kapatid ko sila. Sa ka-level niya pala sila, Francis M. Si Dr. Julio Postigo at ang kanyang ina ay si Mrs. Perla Postigo. Nag-iisang anak na babae at bunso sa anim na magkakapatid. Na-discovery si Julie Vega noong 1970 ng direktor na si Lamberto Adeliana at si Boots Anson Roa. Ang pagkakadiscovery yata sa kanya is nagpe-perform yata si Julie Vega noon sa school Christmas party nila. Yun, doon na sumikat si Julie Vega from child actress. Dumami na yung offer sa kanya from commercial, movie, at siyempre singing career niya. Nagkaroon din siya ng mga TV shows. And last movie niya is Lovingly Yours, Ate Helen noong 1984. Yung movie na Lovingly Yours, Ate Helen, I believe that is a three episode in one movie. So yung napuntang character sa kanya is
siya yung bata na parang na-encanto yata sa Mount Manalmon. Yan. Ako yan. I mean, hindi ako yan. Pero ako yung kumuha ng litrato na yan sa Mount Manalmon. Yung istorya ng episode ni Julie Vega is base or hango sa pelikulang Exorcist, which is super hits noong 70s. Isang pelikula na pinagkaguluhan at pinag-usapan noon sa Hollywood. Ang bida is si Linda Blair noon, and the pamagat is The Exorcist. Awkward lang kasi yung mga sayo parang sa ngayon, pang Zumba yung steps. Ang konti ng movement ng dance number before compare now. Oh, ito pa si Aga. Ito naman yung magkapatid na Mulak, si Arlene Mulak at saka si Aga Mulak. Okay. And yung luma na yung reels kaya nagloto ko. Why don't you call in Miss Manilin Reynes? Uy. Si Manilin Reynes, siya yung asawa ni Pipito Manaloto. Ito siya, child actress din. So, ganda pala si Julie Vega kay Manilin naman. You know, ang awkward, parang napahiya si Aga Mulak doon, pero parang hindi feel ni Julie Vega si Aga Mulak, pero okay, siguro ako lang yan. Tita Julie! Tita Julie! Drama. And what it's all about. Parang moody siya, no? Dear Mama! Moody si Julie Vega. Is she pretty or what? Para nagkakaasaran sila. Talagang iiyak kayo talaga sa movie to, pero ginawa namin Dear Mama. Let's see kung paano naman siya sumagot sa mga interview ng mga tabloid writers. Sabi nga natin kung may paghihirap, merong ginhawang makukuha. Om Sing! Ako ibang inspirasyon sa buhay ko, kundi ang mga magulang ko. Sabi sa halos lahat ng reporters nagsasabi na hindi ka close sa kanila. Well, kasi hindi kasi alam lahat ng reporters ang mood ko. Kasi lahat ng tao ay moody nga siya. Mood. May kanya-kanyang moods, di ba? Like, moody minsan nga siya. Ayaw mong tumawa, minsan ayaw mong makipag-usap, ganon. But then, yung mga reporters na kilala ako, alam nila. Although, sabi nga nila, nagtatampo yung iba because ganda hindi talaga ko ma-memorize yung mga names nila. But whenever nakikita nila ako, uy, Julie, uy, ano, ganon. Yeah, at least yung face nakikilala ko. Tsaka, sa akin, wala yan. I mean, okay lang kung ano sabihin nila, opinion nila yun. Pero ano ginagawa mo para umangat ka? Just have to be yourself. Right. Kailangan mahalin mo yung trabaho. Diretso yung mga tanong dati, no? Mahalin walang keme. Isa lang talaga masasabi ko sa kanya, sa ganda ng mukha niya talaga. Sasabi kong mahal ko na siya. Eme. Pag nanonood ka ng mga ganito talaga, maaamoy mo yung paligid mo na parang bumalik ka sa time. Lahat ng kabata mo maalala mo. Siguro 16 siya, nasa 6 years old ako or 7. Ganun. Eto, panoorin na natin yung controversial movie ni Julie Vega. Alam mo yung sa sobrang ganda niya, ito pa yung role na nakuha niya. Or talaga ito lang siguro tinatawag nilang parang may iba naman yung genre. Or back out. Tawag yata doon, back out something. Back out film. Yung wala sa genre niya pero ginawa niya. Grabe. Nung panahon na to, napanood ko sa TV to, tapos na sa sinihan. Pinalabas na to sa sinihan nung napanood ko sa TV. Ano bang mangyari?
Siyempre, hindi lang may papalabas si TV kung hindi na palabas niya. So sa TV ko na siya napanood. Tanghalin dapat yun, nanonood kami sa bahay. Hindi ko alam kung black and white or colored. Yun, nakakatakot talaga. Natakot ako dahil hindi ko lubos maisip na yung crush ko. Ganun yung itsura. Hindi ko nakaingat ko. Sakit-sakit lang. At isa pa, ang ganda ng ang galing ng pagkakaarte niya. Ang galing. Maganda talaga siyang artista. Ayun na yung kita mo yung mukha niya. Nakakatakot talaga. Kala mo talagang parang sinapian siya. Connie Reyes, ito yung nanay ni Vico Sotto, Mayor Vico Sotto. So sa scene na to, talagang makikita mo talaga na may hubog talaga yung katawan niya. Talagang dalagang-dalaga na siya. Tapos yung mukha niya, maganda pa rin kahit na ano, puro makeup ng kahit naka-makeup na nakakatakot, maganda pa rin. Sana naway lahat. Nakakatakot din. So, yun o. Nakakatakot yung mukha o. Galing niya umarte. Nung panahon na yan, yung mga flying scene na yan or levitation scene na yan is a big achievement for a director. Kapag hindi nakita ng mga manonood yung mga harness ng artista. So again from this face to this face. Isa sa mga unimaginable para sa mga fans ni Julie Vega during that time. Hindi man ako fans noon ni Julie Vega, pero now I can say na tagahanga ako ni Julie Vega. Walang duda. Then after that, yun na nga, nabalita na nagkaroon ng sakit si Julie Vega. Actually, nilihim ng family ni Julie Vega yun na nagkaroon siya ng sakit. Pero from that movie, hindi na siya masyadong napagkikita noon daw sa television o sa mga commercial. Tuloy-tuloy na yung sakit ni Julie Vega o ni Julie. One of the reason I made this video is because May nung namatay si Julie Vega. So Julie Vega was born May 21st, 1968 and died May 6, 1985. So, isa sa dahilan kaya ginawa ko yung video na to. Dahil this is the month of Julie Vega, May. It's actually a tribute video for Julie Vega bago pa man din matapos yung May. Kailangan natin nilabas to for Julie Vega fans. Isang quick lang na daan after that movie, okay? Dahil ayokong magkaroon ng ayokong maiwan sa isip natin kung ano yung nangyari after that movie. Though hindi natin matatakasan yun. Nangyari is nangyari na. One good thing, since this is a video, we can skip that part. But since it's a part of her history, we're not gonna skip it. We're gonna run a quick run after that movie. Okay? Here it is. Keep wondering why it seems I've always known you all my life. You held me only once, but I keep wondering why it seems you held me.
That was quick. No. So, yeah. Again, may he rest in peace, and with the guidance of the Lord, right now, wherever she is, we always pray for her peace. To the family of Gilly Vega, we salute you, and Julie will always be your darling. So, if you do have a suggestion, kung may gusto kayong pag-usapan, please i-comment natin. Let's see kung magagawa natin ang paraan, pero gagawin ko ng paraan para sa inyo. Pag-usapan natin. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. This is Wild, Peace, and Love.